Magandang araw mga kaibigan. Yung isa kong subscriber from Cotabato, i-shout out ko na lang, Chris Torres. May nagpadala siya sa akin ng vlog ni Top 1, isa sa mga Ensay Mada vlogger. At medyo na-attract ako sa kanyang title. Totoo ba na si Claire Eden Contreras ay babaeng mababa ang lipat? Yung thumbnail, ano, tinawanan lang ang Warrant of Arrest. So, hindi ako masyadong nanonood sa mga vlog ni Top 1 dahil walang laman. Dalawa lang pinanood ko, yung vlog niya tungkol sa Warrant of Arrest ni Marlica. Kasi siya yung source, yung nagpasa sa akin ng info. Sabi nila si Top 1 daw nila nakita. Kaya pinanood ko yung kanyang vlog tungkol sa Warrant of Arrest. Tinapos ko. Kasi ang hinihintay ko, yung second page na maipakita yung pangalan ng judge. Kaya lang, natapos ko na yung buong video. Walang second page na may perma yung judge. Kaya right there, nag-conclude ako na peke yung warrant of arrest. So hanggang ngayon, ang contention ni Top 1 is meron talagang warrant of arrest. I don't know. Top-notcher naman kahit ito sa board exam sa criminology. Paano magkaroon ng warrant of arrest? Wala man siyang maipakita perma ng judge. Bawal daw ipakita. Okay, so, tapos na tayo sa Warrant of Arrest. Ito na, panibagong, ano na naman, gimmick. Paulit-ulit doon sa kanyang vlog na sinasabi ko, si Maharlika, Pio, hindi ko na, four-letter word, medyo pangit pakinggan. At hinahamon niya si Madam Maharlika, na umuwi dito sa Pilipinas para mag-file si Maharlika ng libel case against kay Top 1. Kasi inaamin ni Top 1 na libelous yung ganong statement. Tinawag niya nga Pio o blank blank. Nakakasirang kwan talaga yun. So ang tanong, anong basihan ni Top 1 na mag-akusa kay Madam Maharlika yung ganong pagkatao na kalapating mababang lipat? Ano, bali-balita lang daw niya? Ay, lotang. Bali-balita. Inaakusahan niya si Maharlika na puros kwento lang daw yung kanyang mga expose laban sa gobyerno. Eh, inaamin niya, hindi naman daw siya nanonood sa mga vlog ni Marlika. Thumbnail lang daw ang tinitignan, hindi siya nanonood. Paano siya makapag-conclude na kwento-kwento, hindi naman siya nanonood? Ako, nanonood talaga ako. Noong una, alanganin ako, ba't tinimbang ko? Hanggang sa kaprepresent ni Maharlika ng mga documents, pictures, naniwala na ako sa mga expose niya tungkol sa kalukuhan sa gobyerno. Ukada, yung sibuyas, ano pa, marami pa, yung export ng pulburon sa Australia. Ang ganda ng pagkatagpi-tagpi niya eh. So, isa pa. Tinawag niya ang mga followers ni Marlika nga tanga. Tanga daw tayo dahil naniniwala tayo sa kwento-kwento ni Marlika. Okay. So ako, so be it kung tanga ako, okay lang. I don't know sa inyo kung anong reaction nyo yung nabanggit niya sa kanyang vlog, tanga.
ang mga supporters ni Maharlika. So, wala siyang basihan dahil bali-balita lang. Ano ba namang klaseng vlogger ito? Inaamin niya, bali-balita lang niya. So, ang next tanong is, ano kaya ang reaksyon ni Madam Maharlika nito? I don't know. May panahon pa ba si Maharlika na panoorin ang vlog ni Tapuan? Palagay ko hindi na. Gusto ni... Parang patibong ito eh. Mayroong mga amo. Itong mga grupo ng vlogger nito, may amo. So, ginagamit nila si Tapuan. Analysis ko lang ito ha. Ginagamit nila si Tapuan na magsabi ng ganong mga salita, hoping na mag-react si Maharlika at uuwi sa Pilipinas. Kagaya nung last year, yung ginawa ni Kiko Pangilinan na nagplano na mag-file ng libel case against kay Maharlika, kaya umuwi. Harapin niya sana yung kaso, kaya lang hindi man natuloy. So parang ito, failure sila sa warrant of arrest kasi siguro baka totoo nga si Tuning nag-file ng complaint cyber libel, baka ibinasura ng ano, baka ibinasura ng piskalya kasi kung nakalusot sa piskalya eh yun na, judge. So, wala namang ano, wala namang warrant of arrest. Duda ko, sa fiscal level, binasura na. Kaya walang warrant of arrest. So, failure sila sa kanilang adhikain na patigilin si Maharlika sa kanyang expose. Diyan sa kaso-kaso ni Tuning. Dahil walang probable cause na nakita ng fiscal. Basura. O, walang warrant of arrest. So, ito na ngayon. Another lutang na kaisipan na ang isang top-notch chair ng board exam, dating pulis, I don't know, bakit natanggal? Hindi ko alam ng kwento nitong si Tapuan. Natanggal siya pagka-pulis. Ngayon, magsalita ng hindi maganda sa kapwa niya tao, wala naman siyang basihan, tapos hinahamon na pauwiin. Ano sa tingin nyo? Uuwi ba si Madam Maharlika para mag-file ng kaso versus kay Tapuan? Paki-comment ko, no? Gumaganda itong labanan. Analysis ko dyan, hindi yan papansinin ni Madam Maharlika. Kasi maliban sa kanyang work, yung caregiving business, abala na siya doon. Plus, yung vlogging journey niya, ang nakita kong pagkakaabalahan na ni Maharlika is yung mag-research. So, yung kanyang puting ahas, magbibigay ng informasyon. Pag meron na, magre-research pa yan eh. Bilib ako kay Madam Maharlika, once na humarap na siya sa camera, kompleto siya ng mga kuna, pinagdugtong-dugtong niya na. Madaling maintindihan pag siya ang nag-explain. Kung naging maestra lang ito o profesor, madaling matuto ang kanyang mga estudyante. Ganun, nagre-research siya. Hindi siya yung patakataka kung sa Bisaya na salita ng salita. Kompleto siya ng mga dokumentos, pictures, ginaganyan. So, yon ang pinagkakaabalahan ni Madam Maharlika at itong pag-file ng kaso, I don't think so. So, sorry na lang, Mr. Tapuan. Let's see kung papansinin ka ni Maharlika. Sana, dalangin ko na lang na lalaki yung channel mo. More than 1 year na. Kasi panahon pa ng kampanya, nandyan na si Tapuan eh. Magto 2 years na. 30,000 pa lang ang kanyang subscribers. Ako, itong channel ko na ito, nagsimula January. Oh, wala pang isang taon, 59,000 na. Views ni ano, ang views ni Tapuan, mag-average lang ng mga 1,000 per video ang views niya. Samantalang si Madam Maharlika,
average 40,000 views per video. Aabot pa siya ng 100,000 plus eh. Pinakamababa, mga 15 to 20,000. Kaya itong si Maharlika, ano ito? Heavyweight, kung sa boxer, Mike Tyson. Si Top 1, ano, amateur boxer, unknown. So, paano mag-match yung dalawa? So, wala talaga. Kaya, ay, nako. Sorry na lang, Mr. Top 1, yung iyong patibong. Patibong ng inyong amo, o yung amo ninyo. Hindi yan kakagatin ni Madam Maharlika. Uuwi. Para? Anong mapapala niya kung pailan kanya ng kaso? Be? Gagastos-gastos lang siya. Wala, mag-enjoy na lang siya doon at may trabaho po siyang maiwanan. See you po next video.